Magandang umaga po muli. Maaari magtataka kayo bakit tuwing umaga ay ating binabanggit na magandang umaga, baka sakaling gabi ang pagbubukas ninyo, edi mali na yung sinabi ko magandang umaga. Pero bago po ang lahat mga kapatid, ay nais ko kung napapansin ninyo ay sa mga nagdaang mga pag-aaral natin ay hindi pa ninyo ako kilala. Dahil ang pinakikilala ko unang-una ay ang Panginoon. Nais kong mauna siya sa akin. Kaya ngayon lang mga kapatid, ay ngayon lang ako magpapakilala sa inyo. Ako po si Rudy. Rodolfo Aklan po aking pangalan at pwede niyo akong tawagin Brother Rudy. No. Ngayon po, ang ating pong pag-aaralan ay may kinalaman pa rin doon sa ating pinag-aralan ng nakalipas, na nakaraan, na tayo ay babaguhin ang ating Panginoon o magkakaroon ng pagtibag sa mga nakaraang mga larawan na inanyuan o mga larawan o mga kaharian ay mawawasak ito. At tayo ay patuloy na mababago sang-ayon sa pagbabasa natin ng Biblia. Ngayon, bago tayo magpatuloy, bago natin talakayan ang susunod na pag-aaralan natin, tayo po sa mandaling magpasalamat sa Panginoon. Hiningin po natin ang kanyang presensya. Tayo po sandaling pumikit at tayo po tumungo. Salamat po Ama sa lahat ng karapatang pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa karapatang pinagkaloob mo sa amin na patuloy kami makapag-aral ng iyong mga salita. At hinihiling po namin Ama na ikaw po ang siyang mamatnugot sa bawat isa na nakapapanood at nakakarinig ng iyong mga salita na patuloy na magkaroon ng kagalakan at kaligayahan, kasiyahan sa kanilang mga puso sa pag-aaral ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa lahat ng ito na ipinagkaloob mo sa amin. Patnubayan mo po patuloy ang mga nakikinig at ang mga lang nag-aaral ng iyong mga salita. Marami po salamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po mga kapatid, ang ating po pag-aaralan ay may kinalaman po doon sa huli natin pag-aaral na ang mayroong isang bato na tama doon sa ribulto na siyang wawasak. At ito po ay kumakatawan sa ating Panginoon. Kaya nga sabi rito ay ang pagdating ng ating Panginoon, tayo ba ay handa sa kanyang pagdating? Ano, mayroon po nagsasabi na malapit na dumating ang Panginoon. Alam ko kung kailan darating, pero hindi po 'yun ang mahalaga, mga kapatid. Ang mahalaga po ay malaman natin kung tayo po ay handa sa pagsalubong sa ating Panginoon. Kahit na po alam natin kung kailan siya darating, pero hindi naman po tayo handa, wala rin pong halaga ang mga bagay na ating sinasabi. Kaya kailangan po ay patuloy na tayo ay mag-aral ng kanyang mga salita at narito ang paghahanda natin sa ating pong mga sarili na kailangan po at patuloy nating maihanda ang ating sarili para sa kanyang pagdating. Sapagkat ang Panginoon ay bago dumating, sinasabi doon sa larawan na iyon ay mangyayari at magaganap ang pagbaksak ng bato sa ribulto at yun po ay ang ating Panginoon na tatama doon sa paanan at ang bago po mangyari ang mga bagay na yun ay hindi po naman karakaraka na bigla na lang mawawasak ang buong sanlibutan ito. Kundi meron po siyang mga ibinigay na mga palatandaan at nakikita natin na mga bagay na ito ay nangyayari na kaya kailangan po na tayo po ay sumabay at tingnan natin ang mga kagalakan na makikita natin sa aklat ng Biblia o sa aklat ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay nagbigay ng mga pahayag upang makita natin ang katotohanan na tayo ay kailangan ihanda ng ating sarili sapagkat ang doktrinang ito ng ating iglesia o ng simbahan ang ikalawang pagdating ng ating Panginoon ang pinakamalaking bahagi o pinakapuso ng Biblia na doon po ay tumatalakay ng mga pagdating ng ating Panginoon, ang maluwalhating pagdating ng ating Panginoon ay binabanggit na 300 beses sa Bagong Testamento. Ang doktrina ng Second Coming ay na siyang susi sa lahat ng mga hula o sa mga pag-asa ng mga Kristiyano sa buong sanlibutan ito. Yun po ang hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoon. Ang Panginoon mismo ang nangako at ito po ang ay mangyayari sapagkat ang sabi niya if I go I will come again, no? Kaya nga kung siya po ay umalis, siya po ay muling babalik at yun po ay pangako niya. Mababasa po natin ito sa Juan 14 talatang
stress po. Kaya po kailangan ay maunawa natin at ito ang kanyang pag-alis. Alam natin ang mga bagay na nangyayari na ang Panginoon ay dumating, ipinanganak, ino po ang unang niyang pagdating at siya po ay napako sa krus. Alam po ng buong sanlibutan ng mga bagay na ito ng pangyayari at siya po ay nagsakripisyo para sa atin, para sa ating kaligtasan. Kaya kailangan ay bigyan natin ng halaga ang kanyang pagsasakripisyo sa ating buhay. Kaya nga, si Jesus mismo, ang ating Panginoon, ay nangako. At ang kanyang pagdating dito sa sanlibutang ito bilang tao ay isa ng matibay na katibayan na ang Panginoon ay muling babalik sa ikalawa upang tayo ay isama niya at ang sabi niya kung saan siya naroon tayo ay dumoon. Kaya nga, ang sabi, ang anak ng tao ay muling darating at siya ay, ang kanyang mga pangako ay hindi magluluwat. Kaya nga, kailangan na tayo ay patuloy na magkaroon ng pagkakataon na patuloy natin pag-aralan para maihanda natin ang ating sarili. Kaya nga sabi, ang Panginoon ay nandiyan na, handa ba tayo sumalubong? Are you ready? Ha? Kailangan ba natin? Pero dapat natin maalaman, mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili sa lahat ng mga bagay na darating sa ating buhay na mayroon po tayong pag-asa sa ating pong hinaharap. Kaya ay meron po isang ilustrasyon dito na yung isang bata ay nanaginip na siya ay umaangat sa lupa upang salubungin ang ating Panginoon. Napakaganda po ng kanyang panaginip sapagkat doon ay nakita niya pagdating na ating Panginoon at libu-libong mga anghel ang kasama nito. Subalit na siya magising, naandun pa rin siya sa kanyang higaan. Kaya, pero napakaganda ng kanyang panaginip sapagkat napakamalwalhati ang nakita niya ang kalwalhatian ng pagdating ng ating Panginoon. Pero higit po sa roon ay mas malwalhati ang ating mararanasan kung tayo ay buhay na dadatnan ng ating Panginoon na naghihintay sa kanyang pagdating sapagkat tayo po ay kanyang dadalhin kung saan inihanda ng Panginoon yung lugar natin sa langit na bayan. Kaya nga mga kapatid, ang sabi roon ay inihula ni Adam o ni Enoch na ikapito sa kay Adan ay inihula niya na sa ang sino mang manatili sa paglilingkod o pagtatapat sa ating Panginoon ay hindi makakaranas ng kamatayan kagaya ni Enoch na hindi siya nakaranas ng kamatayan na siya ay umakyat doon sa langit na hindi naranasan ang kamatayan. Yun po ay mangyayari din sa atin sapagkat sinabi niya na ang lahat ng nagtitiwala at gumagawa ng kabutihan o mayroon pananampalataya kay Jesus at mayroong pagtitiwala ay hindi po niya mararanasan ang kamatayan kung siya po ay tapat at totoong naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kailangan po natin mga kapatid na patuloy tayong mag-aral sapagkat makikita natin na sa mga aklat o sa mga aklat na matutunghayan natin sa Biblia ay naroroon po ang mga katibayan. Kahit na po hindi tayo magbuklat at makita natin ang history ng ating Panginoon dito sa lupa, alam natin na dumating ang Panginoon dito sa lupa. At mangyayari po yung ikalawang pagdating at yung po ang ating hinihintay. Kaya kailangan po natin ihanda ang ating sarili upang tayo ay hindi mahuli sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya kailangan po ang ating mga kaisipan, alamin natin bakit ba darating ang ating Panginoon sa lupang ito, sa ikalawa? Para kunin ang kanyang mga banal o ang mga taong naghihintay sa kanyang pagbabalik. Tayo ba ay handa? Handa ba tayo sumalubong sa kanya? Tingnan natin mga kapatid, patuloy tayong naglalaan ng lahat ng mga bagay sa ating mga gawain sa araw-araw. Inihahanda natin kung ano ang dapat natin gawin. Subalit, ang paghahanda ba ng ating espiritual na pamumuhay ay nagagawa natin sa araw-araw o basta na lamang tayo nabubuhay sa atin, sa sarili, na hindi natin nakikilala ang ating Panginoon. Patuloy natin kilalanin ang ating Panginoon sapagkat bago dumating ang ating Panginoon ay maraming mga bagay ang ibinigay sa atin ng Panginoon na mga babasahin, mga pangyayari na nagaganap, na nangyayari, at totoong napakalapit na ng Panginoon. Meron po ako isang ipahayag sa inyo. Ito ay nangyari doon sa Middle East.
isa pong ginang ang nagsilang ng sanggol na siya po ay pagsilang niya ng sanggol ay nakita niya na ang kamay ng bata ay nahigpit na nakasara. Ano po? At ito po ay binuksan ng mga doktor at na may nakita siya nakasulat. Sulat po na yung mga namuong dugo sa kanyang palad. Na ang sabi po doon sa nakasulat po doon sa kamay ng bata ay Jesus is coming. No? Sipin po natin, 9 na buwan dinala nung nanay at nung isilang niya ay yun ang naging mensahe nung baby na sa ganun ding panahon o ganun ding oras na matapos na mabuksa at mabasa yung nakasulat sa palad, siya rin po ay namatay nung oras na yun. Kaya yun po ay isang mensahe na napakarami po doon sa hospital na yun na na naging lugar kung saan ang anak yung babae na isang taga roon po sa Middle East ay nagkaroon po ng pagbabago yung mga nakapaligid at mga nakakita, hindi lang po isa. Meron po tayong Pilipino na nakakita at ito po ay itinext niya sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. At sinabi po niya, totoong malapit na ang ating Panginoon sapagkat mismong sanggol ay ginamit upang magkaroon ng mensahe na ang sinasabi roon sa palad ng bata na ang kanyang purpose lang pala ay maihatid yung mensahe na nakasulat sa dugo ng kanyang mga palad na ang sabi roon, Jesus is coming. So, mga kapatid, handa na po ba tayo sa lubungin ng ating Panginoon? Ano mang oras dumating siya? So, kailangan po natin ang pagkakaroon ng pagkakataon na tayo ay makapag-isip-isip sa ating sarili sapagkat ang Panginoon ay malapit na. Ang buong kalangitan ay nagdiriwang upang makita ang isang nagbabago ng kanyang buhay dito sa lupa at inihahanda ang kanyang sarili sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga, malapit na ang pagdating ng ating Panginoon, kaya kailangan ihanda natin. Ang sabi roon ay mag-ingat tayo, huwag tayong madaya sapagkat sa panahon ngayon, mga kapatid, marami ang mga o tinatawag na fake news. Ano fake news ah? Laganap yung fake news ngayon, no? Pero mayroon po nagsasabi na Panginoon ay nandyan na. Pero huwag po natin paniwalaan yun. Ang paniwalaan po natin ay ang salita ng ating Panginoon sapagkat sinasabi ni sa Matthew na doon po ay nakalagay na hindi po tayo dapat maniwala. Kailangan po ay wala tayo, hindi po tayo madaya ng sinuman. Yun po ay nasa Mateo 24:4. Ang sabi, magkaroon tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Kailangan po ay magkaroon tayo ng lahat ng ating mga pangangailangan sa ating buhay. At huwag nating kalimutan ang patuloy na paghahanda sa ating sarili. Sapagkat ang mga tao sa kasalukuyan, mapapansin natin, ay abalang-abala sa lahat ng mga gawain sa araw-araw. Nakakalimutan minsan ang paghahanda ng ating kaluluwa na sumalubong sa ating Panginoon. Mas masaya po at maligaya tayo kung dadatnan po tayong buhay ng Panginoon na naghihintay sa Kanya. Subalit, kung tayo po ay mamamatay na nasa sa Panginoon, ay nakahanda rin po. Kasi mayroon pong binabanggit sa kasulatan na kung tayo po ay mamamatay ngayon, kahit na ilang daan taon na nakalipas, pagbuhay sa iyo ng Panginoon, parang kagabi ka lang natulog. No? Napakaganda pong balita sa atin na ang Panginoon ay totoong malapit nang dumating. Kailangan lang po sa atin ay maging masaya at maligaya tayo para tayo ay dumating sa ganitong pagkakataon na masalubong natin ang ating Panginoon. Sino po ba ang hindi nasisiyahan na kapag dumating yung ating minamahal, dumating yung ating hinihintay, ay natutuwa at nasisihan. Napakarami po mga bagay, mga pangyayari sa ating buhay na tayo po ay nagagalak at natutuwa sa lahat ng mga bagay na dumarating sa ating buhay, lalo-lalo na po yung hinihintay natin at pagsapit na nakita natin na andyan na tayo po ay tuwan-tuwa
at nakikita natin pagdating ng ating hinihintay. Ngayon po ay lalo't higit po nating ikatuwa sapagkat ang Panginoon ay totoong malapit na sapagkat ang mga sinasabi ng ating Panginoon ay napakalapit na. Nangyayari na ang lahat ng mga bagay na nandito na po tayo sa huling panahon. Kaya kailangan po ihanda natin na ating sarili at sabihin natin sa Panginoon, handa po kami sumalubong sa iyo anumang oras ka dumating sapagkat ang aming mga gawain ay aming pong inihahanda. Ikaw po ang siyang manguna sa amin sa lahat po ng aming mga gawain. Salamat po sa muli ninyong pakikinig at pagbabalita at ibalita ninyo ito sa lahat ng mga nakikinig sa inyo o kung hindi man ay hikayatin ninyo na makapag-aral ng mga salita ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong lingkod na patuloy tayong magpapatuloy ng pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Marami pong salamat at patuloy na subaybayan ninyo ang ating pag-aaral, ang ating pag-aaral sa aklat ng Biblia. At ito po ay ipagkakaloob natin hanggang sa kayo po ay magpasya na baguhin ang lahat at ihanda ang ating sarili para sa pagdating ng ating Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Rudy po. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, maraming salamat po. Tayo po ito mga sandali at tayo po manalangin. Amang banal, muli po ay nilalapit ko sa iyo, mga kapatid, nanonood at nakikinig ng mga salita mo. Patuloy nawang ipagkaloob nila ang kanilang puso at maihanda ang kanilang sarili sa ikalawa pagdating ng ating Panginoon. Maraming salamat po na ay makasama kami, makasalubong kami sa iyo dyan sa muli mong pagdating sapagkat ang panahon ay totoong napakalapit na. Ang lahat po na ito, Panginoon, ay inilapit namin sa iyo alang-alang po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.